Good day sa lahat. This is Skyscraper Artie. Teacher yung tawag sa akin dito. And welcome to my vlog. So today's video, magkwekwentuhan tayo habang nagla-lunch po ako. Una sa lahat guys, introduce ko sa inyo itong lagi kong iniinom. Green tea siya. So, sa panahon ngayon is malamig na kasi. Mahilig ako uminom ng mainit. So, green tea lagi iniinom ko. At ito naman is guratang. Ang tawag nila dito guys. So, meron siyang cheese, beef, and potatoes, carrots. And may kanin na siya sa ilalim. So, guratang at gratin. Gratin at ang tawag nila sa atin. Masarap talaga ito guys. And I really like the mixture of cheese and the sauce. So actually guys, lagi ko talaga itong kinagawa. Bumibili ako ng pagkain sa convenience store after na ng aking part-time job. So last time, meron akong video na pinakita sa inyo. Trabaho ko dito sa Japan, which is hotel maintenance. So nagsisimula ako ng trabaho 9 a.m. hanggang 2:30 p.m. Ito naman guys, is sobrang sarap niya pag kinain mo, as in, kari-kari-kari talaga siya, napaka-crunchy. Ano yan siya, dumplings na fina-fry. So, favorite ko siya, 7-Eleven ko siya binibili. Dito sa Japan guys, as in, marami ka naman trabahong makikita talaga. Kapag ano ka lang, sayang yung oras na tinatambay mo sa bahay. So, kung if possible, pwede ka magtrabaho ng 18 hours per day. Dati kasi, ang trabaho ko is, meron akong trabaho sa factory ng gawaan ng camera. So, 8 hours ako doon. Then, after, mag-start ako ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. ng hapon. So, after that, meron din akong part-time job sa isang bar. Kung alam nyo naman na merong snack bar ang aking sister. So, dati wala pa siyang snack bar. Ano, nagtatrabaho pa ako sa ibang snack bar na iba naman ang may-ari. Mga Japanese or Philippine or Filipino ang mga may-ari. So, nagtatrabaho ako doon after ng aking 8 hours sa morning job. Then, mga 9 p.m. again until 1 a.m. or 2 a.m. Nagpa-part-time job ako sa isang bar or sa isang lounge or tinatawag natin KTV. Ayan. So, mga almost 4 or 5 hours lang ang itutulog ko niyan. Then, magtatrabaho again ako ng the following morning. Totoo talaga dito sa Japan ang kasabihan guys na time is gold. So bawat oras na tinatrabaho mo dito is merong kapalit na sahod o pera. So kung wala ka naman ginagawa at saka open lahat ng time mo, maghanap ka na lang ng part-time job, meron ka namang mahahanap talaga kung porsigido ka lang talaga and hindi masasayang ang oras mo na. Kaming lahat ng mga Pilipina dito or mga Pinoy dito sa Japan, marami kaming mapagpipilian na trabaho. Like ako, dati nakapagtrabaho na ako sa isang factory ng camera, Canon, gumagawa ng camera. Tapos 5 years ako nagtrabaho doon. After that, nag-aral naman ako ng caregiver. So, nung nagkaroon ako ng license ng caregiver dito, nagtrabaho naman ako sa isang Rojin home ng mga 3 years. So, mas malaki ang sahod ng isang caregiver dito sa Japan, guys. So, mas prefer ko ang magtrabaho sa caregiver area. So, kung papipiliin talaga ako, guys, is gusto ko talaga magtrabaho as a caregiver. Pero, nung naoperahan na ako na ano ko ng CKD or chronic kidney disease,
hindi ko na kaya talaga, hindi na talaga kaya ng katawan ko. So, lingit, hindi naman lingit sa inyong lahat na isa akong dialysis patient. So, mga 3 years na akong nag-dialysis, tinatawag nilang peritoneal dialysis. Yung sa tiyan, hindi yung sinasala yung dugo. So, merong hemodialysis at saka meron ding peritoneal dialysis. So, nasa peritoneal dialysis ako for 3 years na ngayon. Sarap talaga ng kinakain ko nito, guys. Favorite ko talaga to. Kaya lang, bawal to sa akin kasi may cheese and so, ano yung lasa niya? Napakakoy or masarap siya masyado. Bawal akong kumain ng mas marami. So, ito din gulay. Favorite ko to kasi nag-crunchy siya. Kapalit ng kanin, minsan gulay na lang kinakain ko. Pero hindi rin ako pwedeng kumain ng marami, no? So, mga oily products. Bawat pagkain na kakainin ko, guys, is kailangan nasa maliit na ano lang or konting volume lang. Hindi pwedeng kumain ako ng marami. Hindi rin pwedeng kainin ko siya ng 3 times a day. Pag kung ano yung kinain ko, isang beses lang dapat sa isang araw. Kunwari, kumain ako ng gulay today, mamayang hapon or gabi, hindi na ako kakain ng gulay. Balik tayo doon sa pagdadialysis ko, guys. Mabuti na lang, naisip ko talaga no, na God is good. Buti na lang andito ako sa Japan today. Kasi meron akong group na sinalihan sa Facebook na all are nagdadialysis. Napakahirap pala talaga ng buhay bilang dialysis patient dyan sa Pilipinas. Kasi diba, kunwari twice a week ka mag-dialysis. Tapos kailangan mo ng pera, pang bayad, pang dialysis mo, e paano kung wala kang budget doon, hindi ka makakapag-dialysis, napakahirap talaga siya. Ako naman dito sa Japan, guys, bilang dialysis patient, libre yung medical checkup ko, tsaka libre din yung gamot ko, covered ng government ang lahat ng expenses ko. And I am also a disabled pensioner. So, talagang God is good kasi andito ako sa bansang Japan. Napili akong nakapunta dito. So, hindi ko iisipin ang lahat ng gastos para sa aking sakit. So, hindi ko iisipin ko na lang is paano ko mag-dialysis and hindi ko naiisipin ang mga budget, kung may budget ba ako or whatsoever. Kasi pag pumunta ako ng ospital, libre. Pag kailangan ko ng gamot, libre. So anytime ano man mangyari sa akin is hindi ko poproblemahin and money is really not a problem. So ganon siya ka napaka ano na government. It's December na pala talaga, guys, no? And malamig na talaga dito. Ay, ang sarap talaga ng gulay nito. I really like this one. So crunchy. And kapalit ito ng kanin. So, kakain ako ng gulay. Importante din sa katawan yan. Marami pa talaga akong gustong ikwento sa inyo, guys. But this video's too long na. So, I will end up here. Maraming salamat po sa mga nanonood today. And maraming salamat sa lahat ng suporta niyo sa akin. And you really give my life a complete meaning. And you are all amazing. Thank you so much, guys. And shout out to all my channel members. Maraming salamat din. And sa lahat ng mga nandito ngayon, kung hindi pa kayo member, baka naman gusto nyong magpa-member, I will choose one or two of my members na bibigyan ko ng giveaway. So, watch out for that, guys. And I have also a pag-giveaway bunutan this January. Ayan, malapit na ding mag-Christmas, no? So, marami kasing nagpapayo na this Christmas. So, I leave that one to them. So, I just make bunutan sa January na lang. So, watch out for that, guys. So, thank you so much. And, nandito na din tayo. And, nauubos ko rin ng pagkain ko. This last 2 dumplings is the last one. Thank you, guys. God bless.
Kung bago ka pa sa channel ko, subscribe na. Bye!